So, good morning mga kaibay. Ito yung bago nating 4 wheels, RK10 B3. Ayan mga kaibay. Sa RK10 B3, ayan meron tayong free crown light, automatic wiper, at meron din siyang basket sa harapan. Katulad din siya ng mga 4 wheels natin, pero dito is upgraded na siya. 1,500 watts motor controller. Tapos, meron na din siyang luggage rack sa taas. Yan. Pwedeng-pwede na rin yung pan-trail. Kasi malakas na yung motor and controller niya. Dito, steering wheel na siya. Yan, ito. Mas malaki ang screen. At ito, meron din siyang speaker. Yan. Saka, meron din siyang saksakan ng USB. At pwede rin dyan mag-radio. Meron din siyang lagayan dito. Para kung may mga bitbit kayong cellphone or mga gamit, pwede niyo ilagay dyan. Ito ang kanyang mga buttons for drive reverse, high and low, tsaka yung headlight mo. Tapos, pedal na din siya, kaibay. Yung kanyang brake, tsaka silinyador niya. Tapos, ito yung kanyang susi. Meron na din siyang remote para parang sasakyan na rin siya talaga. So, yan, naka-steering wheel. Meron na din tayong free fan. Tapos, yung upuan niya, adjustable yung kanyang, ito, tawag dito, armrest. Para kung PWD sasakay, matanda, hindi siya mahirapan. Naangat niya lang din. So, then, pwede na siyang sumakay dyan. Hindi na siya gigilid. Ayan, adjustable yan. Tapos, meron na din tong free tire. Ayan. Tapos sa ano niya, sa basket na sa likod, ano na siya, close compartment na siya. Okay. Ayan, hydraulic na din yan. Tapos, yung upuan niya, ganun din, same lang din ang 4 wheels na ano siya, nagiging compartment din siya. Free, ano na din po, trapal. Tsaka, eto, may reverse camera na din siya. Free reverse camera na din siya. Tapos, sa gulong niya, 3x8. Tubeless na din yan. Nakita niyo yung mga sak na umang ganda. Tapos sa battery niya mga kaibay, 60 volts, 23 ampere lang siya. O, dito yung lagay ng battery niya. Ay, sa upuan nga pala. Ayan, pwede na siyang dalawahan. Isang driver tsaka isang passenger. Tapos dito sa side mirror niya is nagiging may signal light na din siya. Tapos sa battery, 60 volts, 23 ampere siya. Kung makikita niyo, sa charger niya, 60 volts, 23, wait lang, focus natin. 60 volts, 23 ampere, 228 ampere. Hindi porke 28 ampere siya, baka kasi sabihin niyo sa amin, bakit 28 ampere yung nandun sa charger. Ang ibig sabihin kasi nito mga kaibay, ang battery niya is 60 volts, 23 ampere. Kaya may 228, ibig sabihin, yung charger na to, pwede nyo pa rin magamit sa 60 volts, 23 ampere hanggang 28 ampere. So, ang battery niya, 23 ampere pa din. Pero yung charger nyo, kung meron kayong 60 volts, 28 ampere, pwede nyo pa rin gamitin itong charger na to. Kasi baka akalain yung mga ka-e-bike, makikita nyo sa charger, 28 ampere. Tapos sabihin nyo sa amin, bakit hindi 28 ampere? Doon lang po yun sa charger. Ibig sabihin, upgraded na din yung charger na pwede mo rin siyang magamit kung may other device ka na hanggang 28 ampere. Pwede mo rin magamit yung charger na to. Pero ang battery po talaga nito is 60 volts, 23 ampere. Ayan. Nagkakahalaga lang to mga ka-e-bike ng
75,000 sa SRP natin. Pero once na nagpunta kayo sa Red Kingdom or mag-message kayo, magbibigay din kami ng mas malaking discount. Sa Red Kingdom, meron tayong after sale service tsaka warranty. Basta hindi siya human error. Ayan. Sa after sale service natin, kaya natin puntahan hanggang Calabarzon. Yung mga Pampanga, nearby siya natin, pwede naman siyang puntahan, pero by schedule. Ayan. Kailangan ang piliin natin palagi is yung may after sale service. At meron kayong makukontakt na nagre-reply agad. Kasi halimbawa na lang, hindi gumagana yung e-bike, at least meron kayong makakausap o shop na mapupuntahan. Ayan. Napakaganda ng ating bagong 4-wheels. So, regarding nga pala sa registration sa LTO, makikipag-coordinate si Red Kingdom regarding sa mga papers na kailangan. Kadalasan naman, ang hinahanapan lang nila is yung mga pinangpapasada. Pero, sooner or later, baka ganun na nga, ipa-register na yung mga e-bike. Pero, we can provide naman the OR and the registration ng e-bike po natin. Sa mga nag-i-e-bike po, lagi lang tayong sa gilid kasi considered pa rin tayo as bike po. Kasi once na halimbawa may ambulance po o may mga fire truck, yung e-bike po natin kasi hindi siya ganun kabilis ng mga sasakyan na makakaalis agad tayo sa line. So much better na lagi po tayong nasa gilid lang, para hindi rin po tayo nababash, o worse is baka ma-aksidente po kasi tayo kung lagi tayong nasa gitna ng daan. Yung mga ibang nagmamadali po, much better na lagi pa rin nasa gilid kahit nagmamadali po kayo, kasi tawag dito, mas importante pa rin po ang safety natin kaysa doon sa e-bike po. So importante na safe pa rin tayo kahit na naka-e-bike rin tayo. So ayun, may mga lugar kasi na bawal talaga ang e-bike. Kahit dati pa naman may bawal talaga sa mga national highway ang mga bikes, e-bikes or tricycle, kasi nga po very risky dahil mas malalaki pong sasakyan yung mga nandoon. So kailangan po lagi po tayong nasa gilid at huwag tayong pasaway, dahil tawag dito, kapag nagtuloy-tuloy po na maraming pasaway sa e-bike, kahit hindi po kasalanan nung naka-e-bike, is e-bike pa rin ang sisisihin. Dahil nga po sa dami ng pasaway. Ayan. Ito yung iba nating mga kulay. Oh. So, kung may mga question po kayo, message lang po kayo sa ating Facebook page, Red Kingdom Electric Bike, Red Kingdom E-Bike, o sa mga branches natin na page, Red Kingdom, Marikina, San Mateo, Montalban, at Zambales. Subscribe na din po kayo sa YouTube channel ni Papa Joms para po updated kayo sa mga videos natin regarding sa mga e-bike. Sa mga prices naman po, yan, pwede tayo magbigay na discount, pero mas pinapriority kasi namin i-vlog yung mga specs tsaka yung mga safety features ng ating e-bike. Ayan, dito sa Red Kingdom, meron din tayong mga parts. Ayan po. So, hindi kayo mahihirapan na maghanap ng parts kung nasira man yung parts ng e-bike nyo po. Ayan, may charger tayo, gulong, tapos may mga controller, converter, ayan po. May mga motor. Ayan. So, may mga parts lang po talaga na rare at kailangan i-order. So, yun lang po yung ano natin, yung medyo matatagalan. Pero kung mga minor po, ayan po, meron po tayo dito sa Red Kingdom E-Bike. Tsaka sa service charge natin, after lang po ng pre-service, tsaka po tayo mag sisingil ng service charge. Pero ang service charge po natin is sa mga, kung mga check-up lang po, is nagre-range ng 200 to 500 pesos, depende po sa lugar din, kung after na ng pre-service nyo po.
Kung mas mabigat naman po yung mga gagawin na kailangan ng mga dalawang manpower or mga pagbaba ng mga granahe, yan po, nag-range po ang singil natin ng 700 to 1,500 po. Hindi po kami umaabot ng service charge ng 2,000 mahigit. Depende na lang po talaga sa lugar tsaka sa gagawin po. Pero, yun naman po is kasama na ang overall check-up. Ayan. So, kung hindi naman po umaandar yung e-bike, pwede po kayo mag-message sa amin. 2 to 3 days po ang schedule natin. Basta po, client po kayo ni Red Kingdom. Kung medyo malayo naman po ang inyong mga lugar, is i-schedule po namin to ng may kasabay. At kung wala namang kasabay, is ipa-priority namin na mag-isa lang po kayo. Pero maghihintay po tayo ng at least 1 week po. Dahil sa paghihintay natin ng kasabay na taga-lugar nyo. Kung wala naman po na... kung wala pong makasabay, ipa-priority po namin na mag-isa kayo. Pero, yun nga po, ang waiting time natin is 1 day to 5 days po. Until kahit 1 week po. Para lang po, yung punta po ng technician is hindi po masayang. Ayan. Sa mga client naman po namin, basta ang alam naman na po nila, and alam nyo po, at sa mga magiging future client natin, is... Once na nagpa-schedule po kayo at available ang technician, is mapupuntahan po kayo agad. Pero kung hindi naman po available, 2 to 3 days po, at kung puno talaga ang schedule is makapaghintay po sila ng at least 5 days po. Kasi meron din po tayong pinapriority doon sa mga unang nag-report po. Kung hindi naman po umaandar po ang e-bike, yun po yung home service kayo. Or kung makakapunta po kayo sa shop, much better po na umaga or bago mag alas 5 po kayo pumupunta para po tapos na po yung mga schedule ng ating mga technician. Ayan, so kung may mga question lang po kayo, message lang po kayo sa ating FB page at sa YouTube channel ni Papa Jones. So yun lang mga ka-e-bike. Message na. Bye!